on GMA Kili TV. Tawanan only. Alam niyo ba, darap ngayon yung mayamang Koreano kasi nagaharap daw yun ng Pinoy na kusinera. Tapos, gusto niya rin daw maging bida doon sa gagawin niyang Korean telenovela. Oh, di ba? Tapos sabi ng kaibigan ko, may mahilig daw yun kumain yung Koreano na yun eh. Kaya dapat pagluluto siya, naku, malay yung makarating ako sa Korea. Grabe, di ba? Saya-saya doon. Ah! Yinggel! Tingin naman akong tubig, yung malamig na malamig. Uhaw na uhaw na ako eh. Hoy! Ngayon naman po! Init! Ano yung init? Init! Sama na ba? Meron pa ako! Duke! Oh! Bira ka naman. Bakit? Ang ganda na nung tinatanaw namin eh! Ano na eh! Parang ano eh! Magmakiling! Parang may kilalawang ganyan! Parang may kilalawang ganyan! Yan ang barkada ko, si Sarah! Grabe din ang tanawi ko dito. Grabe naman yung balbo. Ano pa, Nor, oh? Ay, ikaw, parang talahiban. Eh, hindi ako magtataka. Lahat nakuha mo at lahat dinaan mo sa balahibo. Oo, oh, pare. Eh, oo nga eh. Hindi, pero alam mo, yung si Apo Abukay na yan, eh talagang dapat pare, magulong yan eh. Oo. Oh. Aba, eh, hindi. Ang ibig ko sabihin, yung mga pinagagawa niyan eh. Hmm. Si Apo Abukay, pare! Si Apo Abukay, hindi mo kilala? Ikaw naman, pare. Ano ka ba naman? Saka ba nang si Apo Abukay, yan yung, pare, nasan ba tayo? Ano ba yung pinag-usapan na doon? Mm-mm. Hindi nga, ang ibig ko nga sabihin, hindi, yan ay ikon eh. Nakulong na noon yan. Ngayon, na... Hindi ko malaman, may nakapagpiyansa, kaya yun eh... Excuse me? Pare. At saka na tayo mag-usap at dumating yung esposa ni Apo Abukay, ha? Saka na tayo mag-usap, pare. Kapag mukha mo, ha? Nakikigamit ka na ng telepono ko? Pinapangus mo bang parang mani ang aking ubas? Tuwing Pasko ka lang nakakatikim ng ubas, ano? Hulugan pa! Ito naman ang para namang na... Aba, baby? Baby? Ah! Medyo matras ka naman ako. Ba? Okay ba? Matras ka naman ako. Ayos ba? Umigot ka na, umigot ka na. Mystica, ikaw ba yan? Exacto eh! Chow! Ano ba naman yan? Ang dami-dami yung pinamayin. Ako, dalhin ka na yan dito. Siya nga ba? Dahil niyo na yan! Miste! Kamukhaan mo kahit itong mga vegetables! Wala ba lang tumulong sa akin dito? Wala ba lang gentleman? Excuse me, Tarzan. Hindi ako gentleman. Ako isang gel. Ang bigat-bigat talaga nitong mga daya ko! Ano ba kayo? Mga walang pakinabang kayo! Puro kayo mga boy! Wala kayong pakinabang! Gel ako ito ko, boy. Tulungan, tulungan, tulungan. Kumabigat na ito. Bigat. Tulungan niyo, tulungan niyo. Oh, Jonathan. Oh. Sila, tutulungan kita. Akin na yung talong. Tulungan ako. Alimbenya, libre yung kape. Alimbenya, libre yung kape. Ang dami-dami yung pinamili. Ano ba meron? Fiesta? Dito, dito yan. Dito yan. Jonathan, dito, dito. Lapag mo, lapag mo. Saan ilalapag? Lapag mo, dyan. Lapag mo. Ilalapag. Ay, ay, ay. Ilapag! Sabi niyo ilapag eh! Pero hindi dito sa paa ko! Aray! Aray! Kelly! Kelly! Vital! Vital! Ano nangyari sa'yo? Mga nga naka na ba? Dali ka na! Dadali na kita sa hospital! Teka! Teka! Ano ba sinasabi ko sa kanya? Baka lalabas na eh! Aray! Ano ba yan? Napagsaka ng toothpick tumpa ko! Tumpa? Toothpick nga lang, pero nakapato naman doon sa malaking sangkalan. Ay, ang sakit. Eh, inilala ako yun doon sa espesyal kong bisita, yung kaibigan ng asawa ko, na Frances, darating na. Boy, bakit? Mauubos ba naman yan? Tinitikman ko lang eh.
Bakit mo maminumog mo na lahat eh? Ano naman yung sila kaya, ha? Sige, baka magpagkamala ka pang tubero dito. Ay, Tara! Akala mo kung sino makasalita yung anak mong buka, eh? Kanino pa ba naman magmamanay? Eh, ikaw naman eh, kung lait-laitin mo ako eh, ganyan din eh. Oo, baka! Diba? Naalala mo nung bagong panganak ka? Ano? Eh, tapos eh, habang lumalaki ka eh, ikaw eh, nagiging maldita ka. Mama! Mama, andito na siya! Mademoiselle Benoit, bonjour. Pinapaka ko? Akala ko ba yung kaibigan ng asawa mo eh, Francis din? Oui. Aba eh, batang ganyan eh. Parang magbababoy lang eh, oh. Bakit ba nandito ka pa? Grabe naman, Chong! Grabe naman kayo, Chong! Chong, ito yung ang ganda-ganda ng bis. Mademoiselle, this is for you. From Saint-Tropez, France. Merci, Becky. France. Uy, ma, for you, for me. Galing! Ay! Buksan na natin! Sige, buksan na natin! Napiyan lang dito. Very hindi ko alam mga timawa pala itong mga anak ni Jean-Pierre. Sacre bleu. Ano, sab? Ano ang sabi? Wow! Grabe! Wala pa French fries! Wala mga burger dito o kaya spaghetti man. Harold, ayoko na. Ayoko na talaga. Ang barat-barat mo eh. Duray mo, 50 pesos lang kinikita ako dito. Eh, nag-waiter na nga ako dito sa coffee shop mo, tapos yun ang bibigyan mo sa akin. Eh, mas malaki pa kinikita ng gitaristang bulag sa akin eh. Di, tutulungan kita, bubulagin kita, tapos mag-gitara ka, tikikita tayo. Dako, at tigilan mo ako sa pambibiro mo, upakan na kita. Eh, nagsasalita mo na ako ng ganyan ngayon. Pambibiro ka, kanor, kanor, kanor. Dati-dati, hindi ka naman ganyan magsalita sa akin. Sinong sustento ang kita, binibigyan kita ng 20 pesos araw-araw. Tapos kaganinin mo ko. Ang ina-ATM ko! Oh, yan! May laman pa ba ito? Hoy! Kanina pa kayo dyan, ah! Iingay nyo! Kayong dalawa na lang nag-usap dyan, hindi pa kayo magkasundo! Hoy, adik sa kape! Ha? Palibasa na nga limang tasa ka na. Nisigod doon lang, hindi ka nagbabayad. Kaya kayo, mga lalaki kayo. Ay, mawalang puso. Walang utang na loob. Aray ko, aray ko. Michelle Benoit. Alam niyo, madaming ikinikwento sa akin si Jean-Pierre tungkol sa inyo. At tungkol sa pamilya mo. Ah! Oo, naku, wi. Don Vito. Naku, proud na proud talaga si Jean-Pierre sa mga anak niya. We are one happy family. Meron sana akong gustong sabihin sa inyo tungkol kay Jean-Pierre. Pero sana magsarili na lang ang pagkikwento natin. Pwede ko, ha? Oo. Sige, kung gusto mo, paalisin ko si Luan? Hindi na kailangan. Siguro mas mabuti doon tayo sa kwarto mo, ha? Doon tayo mag-uswa. No? Dahil doon, malamig doon, mainit dito, ha? Oh, sa kwarto mo, ha? Jigel, Aling Belia! Kanyang mga suit nyo? Para kayong mga Haponesa! Kanon, hindi kami mga Haponesa! Ang tawag dito, handbook! Yan, Korean costumes! Ang handbook? Buka ka sandbook! Para kang patholder! Sandali na.
Ano ba nakain yung dalawa? Ba't ba ganyan ang suot nyo? Aling Bella, Jingle, bakit? Ha? Hindi, kasi ngayon yung darating yung sinasabi kong Koreanong mayaman na naghahanap ng kusinerong Pinoy dahil gagawin niyang bida sa isang Korean telenovela. Ayun, darating yung si Master Junjun. Ano na ba? Hi, Jingle. Hello. Ay, Dabing! Ay, ito nga palang kaibigan ko si Dabing. Isa siyang dubber. Tapos ito naman ang asawa niya, si Aleli. Jingle, eto na siya! Si Master Junjun! Pero huwag mo siyang tititigan sa mata. Dahil pag royal blood, hindi daw tinititigan sa mata. Dali. Koreano ba to? Koreano? Hindi ka Koreano eh. Tingin ko, kailangan mo lang ng pera, no? Kasi parang hindi eh. Parang kasubuan na to. Sige, kahit di ako mukhang Koreano, parang ganun eh. Parang taong grasang binihisan. Oo nga, parang hindi ikaw. Hindi ka pang Koreano. Ewan ko ah, yun lang ang akin. Yun lang ako. Marun ka ba mag-Tagalog? Hindi, bale, isa-serious na lang yung sasabihin niya. Ba't sumasagot to? Ba't medyo nakakindi, kaya nga isi-senyos na lang yung sasabihin niya, tapos i-interpret ko na lang yung mga sign language niya. Parang piping Koreano! Ayan, may sasabihin. Ikinararangal daw niya na nandito siya sa Pilipinas. Tapos, naghahanap daw siya ng babae na magaling magluto. Kasi gagawin daw niyang star sa i-produce niya sa Korea. Ayun. Ganoon? Ay, ang galing naman gusto pala niya. Parang kapwa ko mahal ko, yun ang sa bilog. Magagalo, no? Ano? Ay, baw ng baw. Parang nakakangawit naman yata niya. Ay, hindi. So, ibig sabihin, parang ano, yung interpreter. Di ba? Oh, parang ganoon na nga. Oh. Ay, alam ko na. Oh. Kumbaga yan ka nun, yun yung, ibubo kami bibig mo habang nagsasalita siya, sinusundan yun, parang dubbing sa TV. Oh. At yun, kaya naman pala. Oo nga! Pare, alam ko yun, yung kahit hindi nagsisink, pero dinadub, oo. Kaya dubbing ang pangalan mo. Oo. Mukha naman mukhang Tagalog din ibinubulong mo, pare. Payag daw siya na idadub siya, pero gusto ni Master Jung, idadub rin daw si Jingle ang asawa ko. Huh? Ay, sige, go! Yung sige pa. Gusto ko lang kainin yung pagkain na niluto niyo sa akin. Kailangan masarap yan dahil alam ko ang pagkain masarap. Ano, nakahanda na ba kayo? Go, Jingle. Sagot. Handa-handa na po, Master Jung. Sigurado po maiibigan po ninyo ang hinain namin ng chain ko. Masasarapan ko kayo. Maraming salamat, Binibini. Magandang maganda ka. At sa hindi masyadong magandang Binibini. Pwede na ba akong kumain dahil gutom lang gutom na ako eh. Ngayon na, maghahanda na po kami mahal naming Master Jung. Ngayon din po. Harold! Ang galing! Ang galing! Ay, huwag ka takting ka. Sandali lang. Bakit sa kwarto? Hindi naman kayo mag-asawa. Hindi, Maria. Alam mo, bakit ka nakikialam? At saka bakit nagmukhang siyampurado yung kinakain mo? Ang bagoy! Nakakay lang sa bisita ko. Alam mo! Yung pambigote mo, tunay. Ang baboy, dapi? Oo! Huwag ka naman sumali dito, ha? Bakit ka ba nakikilangkap dyan sa tsokolate? Eh, pasalubong mo ba yan? Ganun na pa kita pinapaalis, ha? Hindi, mabuti nandito ako. Wala akong tiwala dito, eh. Benaki. Halikwa? Halikwa. Saan tayo, ha? Gusto mo, ha? Para mas magkapag-uusap tayo ng mabuto, ha? Doon na tayo sa aking kwarto. Mua? Siya pa ang nagyaya. Hoy, mag-ingat ka baka mga tapilukan niya, papa-split ka, ha? Ay! Ano ba ito? Ay, ito Koreanong to? Pati yung sauce, yung ginawang sabaw. Ay, pakain ba ito sa kanila? Ah!
Ano ba na? Balita ko eh, isa raw ang may-ari ng isa sa restaurant sa Korea. Tsaka take note ah, mayroong pang franchise yun sa France. Ganun? Ganun! Mayaman! So, ano mo, pare? Alam nyo ah, hindi ako believe dito eh. Isipin nyo naman siya lang ang kumakain, ang kalain yung patambayin na tayo dito. Siya ang nabubusog dun. Masasarap lahat! Kayong mga binibini! Masasarap magluto! Labis akong natutuwa! Ibig mong sabihin, okay na po kami? Masado na po kami, Master Chung? Gagawin niyo na po kami kusunera at tita? Wow! Ang bait po! Salamat po, Master Chung! Salamat po! Ayan mga kamuso, hindi ba kayo nahaliw sa mga baliw na ito? Ngayon natikman na ni Master Jung ang mga putahe ni Jingle. Eto ngayon ang tanong, may gamot ba kayo sa buni? Ano? Ano sasipin mo may buni ako? Ano ba dito? Eh, Manong, kasali po ako dito eh. Kasali ka dito? Opo. Eh, mas magaling. May buni eh. Mas na lahat. Ako papalit sa'yo. Alam niyo, Mademoiselle Benoit, masayang-masaya ngayon si Jean-Pierre dahil sa iyo. Oh, thank you. Naku, siguro nga, miss na miss na niya ako. Hindi naman. Ibig ko sabihin, masaya siya dahil nakakatulog na siya at nakakakain na siya nang wala ka sa tabi niya. Ibig ko sabihin, napag-aralan na niya na maging kumpleto ang buhay niya nang wala ka. Hindi ka na niya namimiss. Di ba buti? Ibig sabihin lang, no, na hindi na siya mangangayayat ng kapupuyat ng pag-iisip sa akin. Tinanggal na rin niya yung litrato mo. Bakit na tinanggal ang litrato ko? Dahil nakabili na siya ng bagong mesa kung saan ipapatong ang litrato. Ah! At doon sa mesa ipinatong ang litrato ko. Hindi naman. Itinago niya sa baul. Bakit ba tinago sa baol? Dahil nakabili na siya ng bagong bahay. Ah! At doon, inilagay ang baol ng litrato sa bagong bahay. Hindi rin. Dahil si Jean-Pierre, ang bagong bahay niya pinagawa niya sa Italy habang siya nakatira sa Paris. Oh! I am so tired! Ang ibig sabihin na nilalaan niya yung bagong bahay sa Italy para sa akin at sa mga anak namin. Oh, he's so sweet! Oh. Tama yun, tama yun. Doon na nga kayo tumira sa bahay sa Italy. At nasa ganun na itong bahay na ito, hindi solong-solo ko na. Mr. Champurado, bakit pa hanggang dito nasusundan mo kami? Naman. Ah. Abay, kwarto ito eh. Ano yan? Tapos eh, dalawa lang kayo. So? Paano kung maisipan ito na biglang itula ka dyan sa balkonahe? Aba, hindi baka sa kanya mapunta yung insurance mo, imbis na sa akin. Oh, Don Vito, maghanap na lang tayo ng ibang lugar kung saan tayo pwedeng mag-usap dahil nakakainis na itong buwisit na matandang ito. Alam mo, may suggestion ako. Ano yan? Mabuti pa, ilagay mo na lang siya sa home for the aged para wala nang buwisit sa buhay mo. What a nice idea! Ay, kinagalit yata ako itong senior citizen na ito, ha? Ha? Ano ba ang gusto mong palabasin? Bakit? Napala ko din. Umbirahe mo pag hindi. Umbisa mo, tatapusin ko. Babanata kita? Babanata kita? Babanata kita? Huwag mo mo nang hindi. Babanata talaga kita. Matuto po din yung pangarap kong maging isang artista. At pili mo, sa Korea pa. Tapos ipoproduce daw ako ng Korean telenovela. Ang pamagat daw,
Jingle in the Palace. O, di ba? Title na title pala. Andun na kagad ako. Ay, gaga. Obvious ba? Pero ang ganda nun, ha? Jingle in the Palace. In Tagalog, umihi sa palasyo. O, di ba? Parang aso, nakaganun ka, o. Ang ganda nun! Palago naman to si Harold, o. Uy, ikaw ba sigurado dyan? Baka naman pinasasakay ka lang nun, ha? Hey, sinakyan mo? Ito, hindi, kasi sobrang nagustuhan ni Master Jun yung mga niluto namin ni Chabelia. Harold, hayaan mo pag nasa Korea na ako, tapos pag sobrang sikat na ako, ipepetisyon kita, pag-aaralin kita, aalagaan kita, tapos doon tayo papakasal. Pero bago yun, may iwan mo na ako sa'yong souvenir. Talaga? Para maalala mo naman ako palagi. Ano yan? Picture ko. Ito, o. Ay! Sino yan? Parang iba itsura mo dito. What? May high ka pa talaga, ah? Pan-text yata ito eh. Ganyan yan. Ay, gaga ka. Sige, petition mo ako doon pagkatapos, papakasal tayo. Pagkatapos noon, hihiwalayan kita. Hahanapin ko si Cholo para sumagay kami ng carousel. Ay, ikaw ang sama-sama ko parati kay Jigger. Bakit ako pa siya parating inaaway? Ano gusto mo ikawawain ko? Masaya naman ang kili-kili mo. Ano ba 2006 ay, na? Ay, mas masayang saya! Ayan, obvious. May maskil ka. Ingen. Uy! Ay, magkaibigan mong bading. Anong bading? Dabing? Ikaw itong bading, no? Lalaki-lalaki ako. Ako, may epal pa to. Gusto mong kripuhan kita dito? Tama na nga yan. O ano, okay na ba ako kay Master Jung, di ba? Pasado na ba ako? Ano, okay na ba? Di ba naubos siya kanina yung mga kinain eh? Okay na sana, Jingle. Pasado ka na. Pero may isa pang pagsubok si Master Jung. Babalik siya mamaya. Pagsubok? Akala ko ba isa lang? Eh, bakit meron pa? Eh, ano ba yung pagsubok na yan? Ay! Alam ko na yan, malamang patulayin ka sa Lomi, o hindi Lomi, pansit. Alam mo ikaw, ang sama-sama mo talaga. Siguro insecure ka kay Jingle, no? Kasi si Jingle, aasenso na. Makakarating na siya ng Korea, hindi katulad mo! Gaga, anong Korea? Korea! Ako naman na ito, babae, ito, gandang-ganda mo, pasapakili-kili. Jingle, ganito, kasi ang gusto ni Master Jung, magluto kay sa harapan niya ng tiyabella mo. Ano? Kasi alam mo, itong si Master Jun, nagkaroon ng Pinoy na kusinero noon eh. Eh, palpak magluto. Isipin mo, pagkatapos ng handaan, sumakit lahat ng tiyan ng mga bisita niya. At ang matindi nito, nawala pa yung kusinero niyang Pinoy. Ay? Eh kung ganun, eh bakit gusto pa rin nila ng Pinoy na kusinero? Eh kasi nga, gusto niya rin gawing artista. Kaya ang gusto niya, Pinay. So, audition na ba para kay Jingle? Naku! Naku! Eh kasi lang, kinakabahan ako magluto sa harapan ni Master Jung. Ay gaga, ano yung magluto ka sa likuran niya? Naku, naloko na mga kanguso. Mukhang mapapasubo itong si Jingle. Nakarating nga kaya si Jingle sa Korea? O forever na lang siya nasa Eteria? Aba ka, kaya hala. Sige, Jingle, luto! Voulez-vous coucher avec moi? Ce joie de Benoît. Mademoiselle, ngayon ko lang napapansin, talaga palang maganda kayo. Oh! Ikaw naman, Monsieur Don Vito. If you insist, thank you. Merci beaucoup. Oh, pinubola ka lang yan! Totoo pala ang sinabi sa akin ni Jean-Pierre tungkol sa iyo. Na maganda ako? Ang sabi niya sa akin, ang mga babae daw, pag tumatanda, pwedeng maguluntoy ang ganda. Mismo! Ano ka ba? Hindi ka naman kasali dito, ha? Tumigil ka nga dyan, huwag kang sabad na sabad! Pero sinabi din niya na maganda ako. May nasabi siya sa aking maganda. Pero, hindi ikaw. Hindi ako? Pero sinabi din niya na maganda ako, di ba? Talaga, ang kusmo.
maaaring surot na. Ewan ko ba, kanina pa dyan eh. Oh, unya, mabuti pa eh, bisitahin mo nga yung ating manugang na Pranses. Baka kung ano na nangyayari. Ako ay mahalang plate sa aeroplano at unang Pransya. Wow! Eh, paano ka namang mamamasahi pa? Eh, multo ka naman, hitan! Mabuti pa. Sa ibang lugar na lang tayo mag-usap. May gusto akong sabihin sa'yo. Dalhin mo sa Iraq! Doon kayo mag-usap! Che! Demonyo! Kapatiyang, paano ba yan? Kailangan natin magluto sa harap ni Master Zoom. Eh, hindi naman tayo nagluto ng mga kinain niya kanini. Di ba in-order lang natin yung doon sa restaurant ng mga Koreano? Huwag kang maingay! Ano ka ba? Baka may makarinig sa iyo? Ang bihira ka! Pabuti na lang! Tayong dalawa lang nandito! Hala! Baka tayo nandito, narinig namin usapan niyo. Nako! 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 Patay kayong dalawa! Hindi kayo ang nagluto nung nilafang nung Korea na yun! Nako! Ito kasi si Chabelle. Sabi niya kasi, para daw lalo magustuhan ng Koreano, eh kailangan yung magluluto yung talagang Koreano. Jinggol, hindi ko naman nga malunong ng Korean food. Ang alam ko lang, Pinoy food. Kilawin, yan, adreta, ganun. Yung bubi. Kapatang, paano na ngayon yan? Hindi na pala matutupad yung pangarap kong mapasama dun sa telenovelang Jingle in the Palace. Ay, naku, Jingle. Kung ako sa'yo kasi, palitan mo na yung title ng Jingle in the Palace. Mas bagay sa'yo ang Jingle is the Malas. Mas bagay ba yun? Ay, tanong ko, nagtanong ka pa. Oo, mas bagay sa'yo yun. Harold, ano ka ba? Tigilan mo na nga yung pang-aasar mo. Ano, ang pinakamaganda niyan, mag-isip na lang tayo ng paraan para hindi kayo makapagluto sa harap ng Korea na yon. Alimbali, ay kung sabihin na lang natin kaya na may nakakahawang sakit si Jingle. Katulad na? Eczema, at it's food. Ganon. Ringworm. Ay, ang ganda-ganda mo. May kachichas ka. No, di ba? Para hindi na magluto. Durot! Ano ka ba? Pagpihirakan mo kung ano-ano naman. Eh, di na alam mo na booking. Oo, ganun. Pagpihirakan mo naman, di ako nga marunong mag-cook. Aha! Ay. Alam ko na. May naisip akong idea. Ito, magandang suggestion talaga ko eh. Ito talaga hindi na kayo kukulitin ng Master Jung paglutuin. Harold, ano yun? Alam mo kung ano? Anong gagawin na? Makinig ka, aling Belia. Magsasuggest ko, brilliant suggestion. Ang gawin nyo ay, paputol nyo mga kamay ninyo. Nasa ganun, hindi na kayo kukulitin ni Master Jung na magluto. Ang gawin nyo muna eh, ano ba ito? Puro daway! Paputol mo dito. Why? Pagkatapos dito. Ang susunod dito. Pagkatapos, pagdating dito, tatadi mo na. Oh, di ba? Anong nasasabi mo, Aling Belia? Sisig na po siya. Di ba? Masarap yun. Bongga. Sisig na po siya. Ate Nesta, saan ba si Mama? Ay, Day. Kalipat-lipat ang pag-uusap mo kasama yung Bundito Cruz na yun, alam mo? Hindi ko nga alam kung ano pinag-uusapan nilang dalawa eh. Day, yung bag na iwan, Day! Sige na, Day. Susulipin ko lang. Gusto ko makakita ng tira ng Pransis. Ay, naku, Ate Jess. Mamaya biglang dumating yun. Hindi, Day. Tsaka sisilipin ko lang naman. Hindi ko naman kukuhanan to eh. Sige na, wow. Grabe. Hindi naman tayo pa kailang mira, di ba? Oh, hindi masyadong halata. Pakilaman yan. Kay Don Vito yan ah. Alam ko, hindi ko naman inaagaw lini. Gusto ko lang makakita ng pira ng Pransis para bago ko mamatay, at least nakakita na ako noon bukod sa dollars at saka sa pesos.
Alam mo rin, masama yung ginagawa mo. Huwag niyong pinapakilaman ang hindi sa inyo. Hindi magandang ugali yan. Alam mo ba yun, na kapag nangingialam ka ng magamit na may gamit, hindi magandang tignan niya, lalang bata ang makakita niya. Hindi mo dapat kinakalkal yung mga hindi sa iyo. In and out, and in and out, John. Ma, galing kayong dalaw sa loob ng CR? Aha. Mama, nag-uusap kayong dalawa sa loob ng kubeta? Hindi, ano, dumaan lang kami. Nandoon kami sa may labasan, dumaan lang kami ng CR. Last audition nyo na ito. Kailangan magluto kayo dito sa harapan ko. Pag nakapasa kayo, panalo kayo. At isasama ko kayo doon sa Korea! Jun, pwede po bang gawin na lang po natin sa ibang araw? Nakikiusap po ako. Kasi po, baka hindi po namin magawa ito ngayong araw. Anong ibig mo sabihin? Ah? Ipagpapalig ba natin to? Hindi pwede! Kaya doon lang ako bumalik doon sa Korea! Master Jun! Hindi ko po talaga kaya. Nawala po ako ng panlasa. Namamaga po ang Adam's apple ko. Para na paglaloto ko! Ayoko na! Ayoko na! Pagka-napagod na ako. Sino ba bubugbog dito? Ang gagaling, ha? Kang Metro Manila Film Fest ang acting mo, Day. Alam mo, kung sumali ka, malamang talunin mo si Jose Manalo sa Best Supporting Actor. Ang galing mo. Isa pa nga, isa pa nga. Ayoko na! Hindi na lang ang nagkakausap na tayo in private. Don Vito, ano pa ba talaga gusto mong sabihin? Eh, kanina pa nga tayo nag-uusap eh, kung saan-saan na tayo nakarating. Doon sa sala, sa komedor, sa CR, sa kwarto ko. Ano pa ba talaga gusto mong sabihin tukol kay Jean-Pierre? Gusto ko sabihin sa'yo na kumuha ng maid si Jean-Pierre dahil madalas siyang wala sa bahay. Yung asawa ko, masyado lang busy. Siyempre, nag-iipon para sa pamilya, para sa akin. Alam mo na, ayaw niya sigurong maiwanang walang tao sa bahay. Kaya kumuha ng maid. Oo nga, yung maid niya nga, lagi niyang isinasama tuwing lumalabas siya. Ayaw niyang iwan yung maid. Ayaw iwan? Siguro nga, marami siyang inuutos. Marami. Naku, nagpapamasahe siya, binibihisan siya, pinaliliguan, at pinatutulog sa tabi niya yung maid. Ganon? Siguro kasi, hirap siyang maligo at matulog ng mag-isa. Kaya, natural! Yun. Natural lang yun. Kasi nga, gusto niyang pakasalan dahil buntis nga yata yung maid. Buntis? Hindi pwede yun! May asawa siya! Ako yun! Ayun na nga, gusto ko sabihin sa'yo kanina pa eh! Na ano? Gusto na niyang humingi ng divorce sa'yo, ayaw niya sa'yo dahil nagsasama na sila nung maid niya. Hindi pwede yun! Divorce! Ang isang matinding kusinera! Kahit nawala siya ng panlasa niya sa pagkain at namamaga ang Adam's apple niya, ay kaya pa rin patunayan sa lahat na ang niluto niyang pagkain ay matindi at naiba ang panlasa! Ayoko na. Wala akong alam dito. Kailangan magpresento tayo, Jinggol. Kailangan ko na umakting. Tapos inimatay. Parang aso lang ito na inimatay, ah. Nakapagsalita ka? Manuno ka mag-Tagalog? Ano ka ba? Taga-Kaloocan ako, taga-Bagong Baryo ako. Ang pangit. Teka lang. Siguro kailangan niya ng mouth-to-mouth exercise.
Sino ba ang mag-volunteer mag-exercisation? Ah, wala. Teka lang. Best time ko nang gagawin sa talambuhay ko to. Di bali na itanggi ako ng magulang ko. Ano kang lasa lang yung matanda? Pabihila ito! Marunong pala mag-Tagalog tong hongo na to. Pinahirapan pa tayo. Eh, marunong naman ako talaga mag-Tagalog eh. Sinusubukan ko lang naman kayo eh. Tsaka katunayan niya, walang nakapasa sa inyo sa audition. Kaya better luck next time. Tsaka huwag niyo ako niloloko-loko ah. Hindi ako Koreano. Hindi rin ako Bumbay. Taga-bagong baryo ako sa Caloocan. At dami kong pinas lang. Paslaking kita, gusto mo? Mapatulong sa midad! basta ako, okay lang ako na hindi ako makapunta sa Korea kasi hindi ko pala talagang kayang iwan si Harold. Lukot yun naman kasi ang katawan mo. Bag yata yan eh. Shoulder bag ba? Ikaw naman kasi masyado kang STD. Anong STD? Sexually transmitted disease? Gaga, hindi. Sobrang timawa daw. Timawang gusto makapunta ng Korea. Tingnan mo naman yung tsura mo, parang nagtitinta ka lang ng kiamoy. Sabihin mo sa asawa ko, manigas siya! Magsama sila ng maid na yun, ha? Tansin! Matuwa si Benoit naman! Matuwa ba si Benoit? Hey! Anong ginawa mo sa kapatid ko? Ba't umiiyak yan, ha? Teka lang, teka lang! Ikaw yun eh! Banda ako ang mukha mo eh! Ikaw yung munting lumasok doon sa mga bisita ko Koreano, nagkusi-kusinero ka eh! Banda ako ang face mo eh! Lalo na yan oh! Blackheads! Mama! Hindi mayaman yan! Ano to? Manluloko yan! Oo! Wala yung hotel sa Paris, no? Oo, ma! Hindi siya yung may-ari! Kusinero lang siya doon. Oo! Mama! Nakita namin yung ID niya sa bag niya! He's not a millionaire. Yeah. He's a cooker over there. Yeah! He's a cooker! Luto. Sinasabi ko na nga po eh. Pa-French-French ka ko eh. Patanggenyo ka eh. Ha? Ay, sandali lang naman. Ay, bayanin niyo ako magpaliwanag. Bakit ba naman pumunta pa din itong Koreano nila eh? Ako, kuya. Sige na, pairihin mo na ito! Direk! Sige na, kuya! Tama ba naman yun? Na pumatol siya sa atang bata at magandang babae dahil lang sa pagkalayo kami. Samantalang ako nandito, faithful na faithful sa kanya. Kaya mo na yun. Ano yung pinag-iintindi yun? Anong malay mo naman kung totoo yung pinagsasabi nung Don Vito na yun? Eh, paano naman kung totoong gusto na nga niya ng diborsyo? Talaga, makikipaghiwalay ako sa kanya. Oh, eh kung hindi diborsyo ka, okay na ngayon. Baby, ang dami-dami dito ang kasama mo. Hindi ka mag-iisa kahit kailan. Nandito ako lagi sa tabi mo. Talaga? Salamat, kuya. Siya nga pala, yung dalawang supot ng ubas na nandun sa frigider, eh medyo napakialaman ko muna. Pinakain ko doon sa mga bata eh. Sige na nga. Hindi na ako magagalit kahit inubos mo yung ubas doon. Ay, nako, kuya. Aba! Nagugulat ako sa'yo, ha? Bakit? Ayos pala pagkayo. Hindi diposyohin ka ng asawa mo, eh. Bumabait ka, eh. Hero, hero lang. Thank you, ha? Hindi na nandiyan pa. Ay, siyempre naman. Magkapatid tayo, eh. Talaga, dadali mo ako sa Korea. Gagawin kita doon, Reyna. Reyna? Ay, type ko yan. Reyna.
Reyna Erinola! Ay, ang ganda niya! Gusto ko excited ako, tapos magtampisaw tayo sa kimchi. Ba? Ay! Excited ako!